Hello po mga ka-free range. Ang dami po nating sisiyo ngayon. Sa video pong ito, samahan niyo po ako. Pag-uusapan po natin ng mabilis na pagpaparami at mabilis po na pagpapalaki ng ating mga alagang sisiyo. Sa pagbibreed po mga ka-free range at sa mabilis po na pagpaparami ng ating mga sisiyo, unang-una po mga ka-free range pipili po tayo ng ating broadcock. Yung condition po o magandang klase ng broadcock yung ating pipiliin. Dahil po sa namamana ng ating mga sisiyo, yung lahi po ng ating mga broadcock na pinili, pagka pinili po natin yung broadcock na malulusog at magagandang klase, ay sigurado po yung sisiyo po na lalabas ay magandang klase rin po at mga malulusog. Ganon din po mga ka-free range sa pagpili po ng mga broadhen. Pipili po tayo ng mga magagandang klase din po at mga malulusog po na broadhen para po mamana ng ating mga sisiyo yung kanilang mga lahi at siguradong malulusog din po yung mga sisiyo na lalabas. Para naman po sa mabilis na pagpaparami ng ating mga sisiyo, ang ginagawa ko po dito sa aking maliit na backyard ay ang isang broadcock nilalagyan ko po ng apat na broadhen. Sa ganitong paraan po ay sabay-sabay po na nangingitlog yung ating apat po na broadhen. At yung ating broadcock naman po ay hindi po masyadong stress dahil po sa apat lang yung broadhen na sinasampahan po niya. At pagkatapos naman po ng itlog ng ating mga broadhen, kinukuha po agad natin yung kanilang mga itlog at nilalagay po sa incubator para po sa mabilis po tayo makapagparami ng kanilang mga sisiyo. Pagkapisa naman po ng ating mga sisiyo, kinukuha po agad natin sa incubator at inililipat po sa kanilang brooder. Sa brooding stage po ay hindi po natin ito tinatanggalan po ng ilaw. 24 hours po na may ilaw po yung ating mga sisiyo para po sa pagpapainit po ng kanilang mga katawan. Sa early stage po ng kanilang pagbo-brooding, ang pinapakain po natin dito mga ka-free range, ito pong baby stag booster. Ito pong baby stag booster ay nagpapalakas po sa ating mga sisiyo, nagpapalakas po ng kanilang mga immune system para po malabanan yung mga iba't ibang klase ng mga sakit. Pag edad po nila ng mga 2 to 3 weeks ay nahaluan na po natin ito ng Integra po 2500 micro pellets para po masanay ni sila sa pagkain po ng medyo mas malalaking pellets na po. Screen na po agad mga ka-free range yung ginagamit po natin dito sa ating brooderan. Dahil po sa yung screen ay lumulusot lang po yung mga ipot po nila at napupunta po sa ilalim. Nilalagyan ko po ng sako po sa ilalim para po masahod yung mga ipot po nila at madali po nating malinisan po yung ilalim po ng kanilang brooderan. Nilalagyan ko na rin po ng division sa malilit po na sisiyo ng mga bagong pisa tsaka po yung mga malalaking sisiyo na po natin para hindi po nila inaaway yung ating mas maliliit po ng mga sisiyo. Sa inumin po nila, nilalagyan po natin ito ng letrozine para po vitamins po nila. Yung pong broodera nila mga ka-free range, nilalagyan po natin ng takip
para po yung init ng ilaw ay hindi po nakakalabas at mainitan po yung ating mga sisiyo na nasa loob. Pag edad na po nila ng 3 weeks to 4 weeks o 1 month, inililipat na po natin sa mas malaking brooderan po nila o mas malaki pong kulungan nila. Kahit po 1 month na po sila, eh hindi pa rin po natin inaalisan ng ilaw para po pag giniginaw po yung ating mga sisiyo ay pupunta lang po sila sa ilalim at magpapainit po sa ilaw. Dito na po sila magpapalaki mga ka-free range hanggang sa dumating po yung panahon na sila ay maging broad cock na at broad hen at pwede na po nating i-breed. Everybody just do your thing. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.